Kay Soto Bigman Place, ipinakita ang lakas sa pagposte mga defender na papatalsik nga rin dahil sa lakas ni kay Soto sa pagbangka bago tumira kay Soto Bigman Place tayo bago ang laro nila kontra sa team ng Ibaraki. Resback ang balak, target ang panalo ngayon ng Yokohama Bicor laban sa Ibaraki Robots at nakakabilib nga rin ang Japan B1 B-League dahil sold out kaagad ang back-to-back games ng Bicor kontra sa team ng Ibaraki Robots. Nagkaroon ng bagong career high si Kai laban sa team ng Alwark Tokyo pero hindi ito naging sapat para makuha nila ang panalo sa kanilang laro. Ngayon ay makakalaban ni na kay Soto ang team ng Ibaraki Robots at malalakas nga rin ang kanilang mga players. Naglalaro sa center at forward positions ang top players nila, ibig sabihin kay Soto bilang sentro ang pipigil sa mga players na ito sa loob ng paint kasabay na nga rin ng paggawa niya ng score laban sa mga players na ito bilang isang sentro. Bigatin nga rin ang mga players ng Ibaraki Robots at makikita natin kung magiging dominant ba ulit si Kai laban sa mga dekalidad na mga players ng Ibaraki Robots. Unti-unti na nga rin na lumalakas si Kai Soto at nakita natin na marami-rami nga rin ang mga plays ni Kai Soto na kung saan gumamit siya ng pwersa para maka-score. Mamang-mama ang galawan ang ginawa ni Kai sa mga plays na ito. Unang play natin, low post. Kai Soto pumoste, gumamit ng pwersa dito palagang depensa ng kalaban na absorb ang body contact na ibinigay ni Kai pero ganda ng galaw ni Kai Soto dahil na rin sa maling direksyon na punta ang defender. Kai Soto nagkaroon ng magandang tira, pasok ang bola sa ring. Dito pumoste na naman si Kai, maganda ang pwesto malapit sa ring. Kaya pagkasalo niya ng bola, konting ikot, sabay angat ulit, defender hindi na nakasabay. Kayang-kaya nga rin ni Kai Soto na makagawa ng punto sa pamamagitan ng kanyang mga post moves. Dito talagang nambuli si Kai Soto sa loob ng paint. Kanyang defender talagang napaatras rin sa bangga ni Kai Soto. Mintis man ang unang attempt ni Kai pero nagawa pa rin niyang makuha ang offensive rebound. Gumamit ulit ng pwersa, pasok ang kanyang tira. High post ang pwesto ni Kai, mabilis ang pangyayari. Pasa nakuha ni Kai, biglang ikot, binaliwala ang defender na nasa harapan niya. Ang resulta isang malakas at easy basket para kay Kaiju. Dito humingi ng bola si Kai Soto, nasa gitna ng loob ng paint. Ikot kaagad para sa isang hook. Bigman na bigman ang galawan. Sa eksenang ito, dito tatlong defender ang nakabantay kay Kai. Halos kuyugin pero kay Soto na natiling malakas kahit na meron pangang sumabit sa kanya. Pasok ang tira, plus 2 points na naman para sa team ng Yokohama. Kay Soto versus Import na naman, nasa low post si Kai. Konting fake at saka na muwersa, pasok ang kanyang tira kahit na malatangki pa ang nagbabantay sa kanya. Ito yung gusto natin, na ipapasok ni Kai Soto ang kanyang tira kahit na matinding foul pa nga ang ibinibigay sa kanya ng defender. Dito naman kay Soto hindi nakuha ang pasa sa ere para sa alley-oop play pero nasa kanya pa rin ang bola. Nakuha niya sa baba tapos pumoste, tamang bangga sa defender, napaatras ng konti at saka naman umangat si Kai, pasok ang kanyang tira. Kayang-kaya nga rin na pumoste ni Kai Soto at gumawa ng kanyang sariling score sa mga 1-on-1 plays sa loob ng paint at kitang-kita yan sa mga video nating ito. Dito talagang binaliwala ni Kai ang defender, konting tulak, sabay tira itong si Kai pero may halong flap nga rin ang reaksyon ng nagbabantay kay Kai Soto at alam naman nating lahat na halos wala ngang natutumba na import sa ganong klase ng tulak na ginagawa ni Kai. Dito masasabi natin talagang gumamit ng malakas na pwersa si Kai, kitang-kita na napatalsik nga rin ang defender. Siya naman ang namisikal, pasok ang tira, bigman na bigman ang galawan ang ipinakita sa loob ng paint. Maging sa play na ito, hindi kinaya ng defender ang lakas ni Kai, gumamit ng pwersa itong si Kai Soto na kalapit sa basket. Plus 2 points na naman para sa team ng Yokohama. Unti-unti na nga rin lumalakas pa si Kai Soto sa pagposte at nakakaya niyang pwersahin ang kanyang paglapit sa basket para sa mas magandang tira gamit ang kanyang lakas. Ito na sana ang pinakamagandang galaw ni Kai at mukhang malinis ang footwork ni Kai dito. Yun nga lang, ayon sa referee, traveling ang ginawa ni Kai sa eksenang ito. Iilan lamang ito sa mga plays na talagang pinakita ni Kai Soto na kaya niyang makaiscore gamit ang kanyang lakas sa mga 1-on-1 plays sa loob ng paint.